Hi guys! Lunch time. At social kami, appetizer namin, edamame. Today kasi mag-grocery na kami. Kasi for a very long time, wala nang laman yung ref. Tapos, pinaubos na lang. Para pag mag-grocery kami mamaya, okay nga. So, ano yung sinasabi mo sa akin kanina? Waistline mo. Yung waistline mo, 25 na. Aww. Ano kasi ako kanina, nag-measure ako ng waistline dahil sa pinapagawa kong dress. And it turned out na 25 na ang aking waistline! Sabi ko naman kay Jeng, baka nakakalimutan natin na 33 na ako! 33 na ako! Oh my God! 33 na ako, so yung 25 na waistline na yan, baka naman okay na. Kasadun siya. Baka naman okay na po na mag 25 na po ng waistline kasi 33 na rin, di ba? Pushing 33 na. Mm-hmm, tama naman. In 2 years, 35 na. O, di ba? For the longest time kasi, I'm always 24. 24. Lagi. 24. And then, siguro, past couple of weeks, months, hindi ako masyadong conscious sa mga ginagawa ko, sa mga kinakain ko, sa mga actions ko. Ayun, yung 25. Which is, it's okay. Ayokong tumanda na yan lang yung focus ko sa katawan ko na dapat I remain 24, 23, 21, whatever. Okay nga yun eh. May change. Kinaka-conscious yan ng mga babae, di ba? Pag nagigain ng weight, kapag lumalaki yung mga inches, ganon. Not just girls, everybody. Para sa mga body conscious, sobrang laki ng pressure na dapat maintain yung ganito. Mm-hmm. Dapat maintain mo yung petite, yung maganda yung waist. Dapat payat ka kasi nga, alam mo ba, di ba nga sabi nila na ang toxic na nung ano ba yun? Yung nagkikita-kita kayo ng mga friends mo o pamilya mo, tapos unang sasabihin sa'yo, ay, tumaba ka! Na-experience mo na ba yun? Every time na umuwi tayo. Aman? Or pumayat ka. Diba? May kwento ako. Was this before the pandemic or after the pandemic? Isa sa mga uwi ko sa Ilocos. So, nagkita-kita kami ng mga classmates ko dati, ng high school, ganon, inuman, ganyan. Siyempre, nagsidatingan na kami. Tapos narinig ko, hindi naman sa akin sinabi, pero narinig ko, yung isang classmate ko before, na taga dun sa probinsya, ganyan, taga dun sa Ilocos, sinabi niya dun sa isang classmate ko, sa girl, na classmate ko, na obviously, of course, nag-gain ng weight, which is, alam niyo na to. So, ang sabi niya dun sa girl na classmate ko is, sabi niya, ala, nag-look med gamit tensis. Or something like that. Or, sa mga hindi nakakaintindi, hala, ang taba mo na sis. Ganon. Ting! Gumanon talaga yung ano, yung tenga ko. Hindi sa akin sinabi, pero nag-ting! Gumanon talaga yung tenga ko kasi hindi kasi siya maganda na yun yung unang-una mong pangbungad sa isang tao. Anything about their body, kahit naman hindi mataba eh, kahit pasabi mo, hala, ang payat mo na. Or, hala, ang haggard mo. Or, ano ba yun? Hala, ang tuyot mo tignan. So, physical attribute. Basta anything physical, it's not nice na yun yung una. Kasi dinami-dami nang pwede mong sabihin, yun pa yung uunahin mo, di ba? Parang hindi ba pwedeng, uy, nakita ko yung mga post mo, ang saya ng trip mo, ang saya ng beach trip mo, or whatever. Di ba pwede yun? Kesa naman sa una mong sasabihin, ay, but parang ang haggard mo na sis? Di ba? Ang pangit! Yun kasi yung nakalakihan rin kasi natin eh. Which is, alam mo, after yun na, nung nakaupo na kami, and nung okay na, chika-chika na kami, binulong ko dun sa isang friend ko na sabi ko sa kanya, uy, next time don't do that. Gumanon ako, which is, friend-friend naman kami lahat. So, kahit paano mo sabihin, okay lang. Tapos sabi niya, oh my God, sabi niya, parang, hala sis, hindi ko alam, sorry. Sabi niya, na parang, ganun kasi dito. Yun yung sinabi niya, ganun kasi dito. Yung parang, yun na yung sanay ng mga tao na, yun yung una mong masasabi pag nagkita-kita kayo. Which is, I'm pretty sure, marami kasi na ganun talaga yung nakasanayan. Agreed. 2024 na, mag-isip na tayo ng bagong pambungad. Hindi na yung
Ang haggard mo na, sis. Oo. Hindi yung, hala, ang haggard mo, sis. Kung gusto mo talagang sabihin yun, sabihin mo na lang sa text kung talagang concerned ka. Mm-hmm. Kunyari, haggard. Uy, napapansin ko parang ano, parang medyo ma-haggard ka. Okay ka lang ba? Mm-hmm. Is everything okay? Bakit parang stress yung itsura mo? Ganyan. Okay ka lang ba? Diba? It's out of concern na hindi nakaka-insult, nakaka-insulto, or mm-hmm. hindi nakaka-gulat. Mm-hmm. Agree. Na makukot off guard yung pinagsasabihan mo. Nakakahiya siya, lalo na pag public, ang daming nakakarinig na iba. So, ang lakas pa ng boses mo. Mm-hmm. Siyempre, mahihiya yung pagsasabihan mo, diba? Especially pag family gathering, dun talaga, ano yan, yung mga pambungad eh. Tapos, yung mga nasasabihan ng ganun, usually na lang sinasabi nila na, hindi, okay lang yan, sanay na ako, okay lang naman sa akin. Mm-hmm. Pero, aminin natin, hindi rin naman kahit sanay ka na, hindi ka rin, siyempre, may konting kurot pa rin. Mm-hmm. Lalo na kung ang pagkakasabi is something na medyo nakakahiya. There's always a proper and a nice way to say things. Hindi yung, ang haggard mo na, sis! Basta ang haggard mo na. Walang, ang taba mo ngayon. Diba? O, diba ngayon sinasabi ko pa lang, natitrigger na ako. Di naman may iwasan sa isang tao, fluctuating talaga yung weight niya. Actually, lalo ng mga babae. Mm. Kasi we go through different phases of hormones and everything. It affects our body. Mm. Tama. More than you think. So, sa mga viewers dyan na hindi nakakaintindi, if I have guy viewers, male viewers, ito yung siguro isa sa mga hindi nyo alam sa katawan ng babae. Our hormones affect our body weight. Period. Anyway, ayun lang. I just wanna mention that kasi para lang naman, ano, makapag-break free na tayo sa mga pressure ng lipunan. Tumo. Pressure ng lipunan na dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Buti na nga ngayon, medyo mas bumababa na yung mga body shaming. And pressure, no? Na, oh, tsaka kasi pressure. Nga, I feel like, you know what? I feel like, awareness. Mm-hmm. Mm. Dun sa IG reel ko, ng easy. Mm. Napaka-confident ko kasi, nag-low waist si ate girl. Tapos, nag-bra. Wow! Exposed ang ano, ang anong tawag dyan? Ang katawan. So, syempre, nakita yung mga medyo, may mga nakitang muffin top dyan. Mga tatlong girls yung nagsabi na, hala ate, tumaba ka na ba? Parang ganun. Mm. Kaya ako, sinagot sa broadcast channel yun. Oo, ano ba sa kayo? Mm-mm. Ako, I really don't have any problem. Kasi alam mo, ito naman dito na magpapasok. Yung primary na taong lagi kong kasama, which is, not kasama, pero lagi kong nakakausap, which is my jowa. Mm. Siya kasi mismo, he accepts whatever shape I am. Find a person that will accept you for who you are and accept the changes that you will have along the way. Kasi at the end of the day, kasi hindi naman yung katawan mo yung minahal niya. Eh. Exactly! Yung personality. Kung talagang mahal ka ng isang tao, hindi naman physical yung mamahalin niya sa'yo, kundi yung character mo, yung personality mo. The totality. What's inside, diba? Mm-hmm. Kung tamang tao. Tama. Pero kung hindi tamang tao yan para sa'yo, you will feel insecure. You will feel pressured. Mm-hmm. Kasi ipaparamdam nila sa'yo na hindi ka enough. Correct. I have experience. Meron akong experience ng ganyan. I think yung ex ko yata, all throughout the relationship, pinaramdam niya sa akin na gusto niya ng babaeng malaki yung puwetra. Kaya that time, nung kami, todo workout ako. Mga butt workout. Yung mga time na yon na puro ako workout sa social media. Mm. Kasi parang siyempre mas bata pa ako, no? So feeling ko, instead of me thinking that it's toxic, I felt like I have to seek his validity. Validation pala. Siya ba yung ano, yung medyo rin restrict ka rin sa outfitan? Yeah. Oh my God. See how toxic that relationship was? Ang daming toxic. Ngayon ko lang na-realize. Hindi ako pwedeng mag-wear ng anything revealing. May Clara ka, girl. Mm-mm. Araw-araw niya sa akin pinaparamdam na gusto niya ng babaeng ganito, yung katawan, Basta maraming ganun.
So, ako naman noon, syempre since mas bata pa ako, I felt like, okay, since yun yung gusto niya, susundin ko. Kasi nga, sinisik ko yung validation niya, which is akala ko yun yung tama. Syempre, ngayon, mas matanda na tayo, alam na natin na in a relationship, you don't have to seek the validation of your partner kasi you validate yourself. Mm-hmm. So, kung ano yung okay sa'yo, kung ano yung maganda sa'yo, sa'yo, yun yung susundin mo at hindi yung sasabihin ng partner mo. Syempre, alam na natin yan lahat, natutunan na natin. Pero that time, my God, grabe. Pero I'm pretty sure marami pa rin ganyang nangyayari ngayon. For sure, meron pa rin. Yung, tawag dito. Yung, kung anong ginagawa nila sa sarili nila is dedicated dun sa partner nila. Dahil yun yung gusto, yun yung ng, gusto partner ng partner nila. Mm-hmm. Which is, I mean, to each is own, to each is, kaya ko to. Basta, kanya-kanya naman tayo. Tagalog na lang. Kanya-kanya naman, oo, kanya-kanya naman tayo. Pero, hindi yun pang matagalan. Alam mo yun, hindi mo yun mame-maintain. Kung ang basis ng validation mo sa sarili mo is ibang tao, external. Girl, mapapagod ka lang. Mape-pressure ka araw-araw. Kakaroon ka ng anxiety, depression. Ula, ang layo lang. Ang layo lang napunta ka. Anxiety, depression. Fatigue. Isolation. Layo lang pinuntahan. Mm-hmm. Find a partner that will support you in any way. Tama. Or partner or friends. Anyway, basta yung mga closest circle mo. Someone who you could talk. Hala, nag-podcast na naman tayo! So anyway, yun lang yung gusto kong i-share sa aming lunchtime. Dahil later, we will do the grocery. Finally, makakapag-grocery na rin kami. At sa Cherry kami mag-grocery para mura. Malapit, mura, at para makarami kami. Kasi ang mahal-mahal na po kasi sa power plant, marketplace. Hindi ko na kaya. Ano, isang kilo ng karne, 500 pesos. May isa kilo nga pork. Nag-nginamit launa yan, kat ita yan ta Cherry or yan ta ano, 200-300 something lang. Mm. Ang mahal. Ang mahal. Pang mayaman talaga kasi dun. Eh, hindi naman kami mayaman. Yes. So, huwag na tayo mag-pretend. Punta na tayo sa Cherry. Cherry po darama. Tama na ang pagpapangkap. Uh-huh. Okay, let's go. Let's go! Sige nga, paano ka tatawid dyan, Michelle B? Kinra na nangot dito yung... Mika. Let's go! Ayan o. Ito yung... Oo, oh, bumakontak mo. Tao ko! Tao ko! Kuya, nasan yung spruce ko? Wow, parang legit talaga na shoot yung gagawin natin today. So we're here na, we have a shoot today. Oh, hindi ko tinatakpan yung mga mic. Ah. Hi! Hello! Hello! Michelle! Ikaw si Madge? Oh. Oh my God, Madge! Hello! Madge. Siya ang reyna ng Juha. Thank you.
Ano? Ay, naka-active ba na gaya? Please, yeah. Is the coffee shop? Ah, baka studio. Or party studio study. Siguro. Hello. Para madami. Hi, girl! Ay! Ay, di ba? Good morning! Good morning! Good morning. Basa ako. And it will get hotter pa. Iinit pa yan, girl. Ano pa lang to? Simula pa lang. Teaser pa lang. Teaser! Singit pa lang doon sa tunas. Okay, so hi guys, finally na-connect ko ng aking mic and let's see for the first time. Itetest ko yung mic kung naririnig yung blower or yung mga background noise and everything kasi nandito ako sa shoot. Meron kaming shoot today for Duha. Plano ko mag-vlog. So, let's see. At ang makeup artist ko is si Beth. Hello! And my hairstylist is si James. Hi! Na init kanina pa. Good morning! Yeah, so, kaka-start pa lang naman ng makeup process and everything. Yeah. Pero, ginagawa parang sweat-proof. Oo, sweat-proof ang makeup, waterproof, oil-proof. Dahil mahaba ang araw. Yes, correct. 10 a.m. to 7 p.m. daw yung schedule ng shoot time and today. Sana hindi masyadong ma-arte si Direk at hindi kami mag-ulit-ulit ng shot. Diyan, pwede mo nang hawakan tong camera. Kasi may mic na ako. Naka-mic na ako, okay na. So, isa na rin po ako sa mga vlogger na merong nakakabit na mic sa... Oo. I-test mo sa EK. Oo. Habang nasa space shot. Test natin ngayon. Diyan, lumayo ka. Para test natin kung layo ka pa. Four. Charot lang. Give yourself an ultimate mood boost with this. Ay, girl. Hindi ako voice talent talaga. Hindi, kahit pala mo lang siya. Pala mo lang siya. Hindi naman siya dapat... Ang init, di ba? Tsaka, direct look. Kaya pala hindi lumalamig dito kasi open na open yung door. Mamaya naman naakit tayo dun sa ano. May iba pa tayo set. Yun, mas... Ano, mas head-close naman. Yung mga importanteng ano lang. Natural hair muna, Justin. What time yung... Mamaya. Mga 1 p.m. Pero may shoot pa siya muna. Tada! James, nakikita ka dyan kahit nagtatago ka. Ito na po ang final result ng ating makeup by Betz. Ang fresh, di ba? Ang peg today is glass skin realness. Dewy. For Juha. Nakikita nyo ba yan? It's glow, it's giving dewy, it's giving Duha. Ganda. Ganda, Bets. Ganda. Thank you so much, with the effect Michelle. Of the lighting and all. Ganda. Syempre, ganda kasi ng muse for today. Kala mo bagong hilamos. Diba? Hindi yung isip ko, baka mainit yung school. Pwede ba? Makapagandun. Gaaral sila. Ay, meron tayo. Nakabukas naman yung aircon niya. Ano mga commercial ang ginagawa dito? Kung ang dami ano yung mga food, mga ganon. So, it's a studio for restaurants. Kasi ang alala ko may parang nag-shoot na dito sa may kitchen area. Parang may nag-shoot ng mga food vloggers. Food vloggers! Direct, medyo bumaba. Kailangan ko hinihin, Michelle.
start na kami ng shoot. Kesha. May payong pala. Tagal pa tayo. Oh, Maginet Jackson, but it's okay. Ganun talaga. On location kami. So for today, I'm a model. Well, model pala. Model model. Model endorser. Mm-mm. Go na yata. Okay. Ay, good ka. Feeling ko by the end of the shoot, Morena girl. Okay guys, so this is the look that we're going for. Oh, diba? Ganda. Siyempre, maintain pa rin ang glowing skin and all that. Pero baka paiba ko yung lip color kasi I think it's too dark. So, let's see. Blend na blend yung ano, extensions. Ah. Diba? Siyempre. Volumized hair baka mo. Fuck you. Gustuhan. Kala mo, mabigat. Mabigat, sample ko natin. Wait lang, ano natin? May sample naman tayo. Sasako. Ayan. Pwede ka pa. Pwede siya. I feel ko dapat malaki, tapos may kasama maliit, tapos dito malaki. Malaki lang. Tapos sa baba ko, maliliit na. Ay, hindi na lang sa sapa. Ay, sa sapa. Tapos ilutok dito. Kasi agri anan malbog dito dumi. Tapos magla-lunch na kami at ang ulam namin is
ang cooking specialty ni Jeng. Nagkisa siya ng pusit and bok choy. Nabasa namin sa comment, kumukuha pala kayo ng ideas kung anong lulutuin nyo. Adobong pusit. With sesame oil na naman to? Wala. Ay, bakit hindi mo nilagyan ng sesame oil? Ano yan? Nilagyan ka ng chili flakes. Ah, chili flakes. Chili flakes. So, nakapag-grocery na kasi kami. Kaya, ayan, at least, iba na yung mga ulam namin. Nakakapag- hindi na puro manok. Oo, nakakapag-ulam na kami ng pusit. At marami pa akong ibang binili na mga iba-iba pang klase ng ulam. So, meron din akong binili yung pampano. Tapos, meron akong dito, yung pusit. Tapos, parang tatlong klaseng isda pa yung binili ko. So, yay! Yes for variety. Mm-hmm. O, tikman na natin itong adobong pusit. Adobo or ginisa? Ginisa. Ginisa no ka, dede. Yeah. Mm-hmm. Tikman na natin itong ginisang pusit ni Cheng. Ngayon na lang ulit kami mag-ulam ng pusit dito sa bahay. Mm-hmm. Mm. Manamis na miss. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang saya. May iba naman sa ulam. Hindi puro manok. Buti nga hindi kami naging manok nung nakaraan. Ay, pagod na pagod ako kahapon. Talagang itinodo ko ang tulog ko. Tapos ang lakas pa ng loob ko sabihin kay Jen kagabi na magigising ako ng maaga, like yung gising ko kahapon. Finalize mo wow! yung gagawin ko bukas para magawa ko na ng maaga. Wow, si ate girl. Nagising, 11. Lumabas, 11.30, 12.30 na yata. 12. Kasi bukas yung day 3 namin. Mm-hmm. Meron pa, 3 days yung photo and video shoot kasi. Ginawa nilang 3 days. Actually, 4 days. Hindi lang kami kasali dun sa pang 3rd day kasi product shoot yun. Which is today, ayan na. Baka nagsistart na sila ngayon. Hindi mo masasabihin yung ate, malaking package na dumating. Oh my god. Actually, guys, may dumating na package this morning. Pagkalabas ko diyan sa kwarto, may napakalaking yellow na box mm-hmm. na nandito sa table. Sabi ko, "Jen, ano 'yan?" Sabi niya, "Buksan mo." Binuksan ko. Pakita natin, buksan natin. Mabigat. Mabigat, 'di ba? Good. Ang laki kasi siya ay 1 year supply ng Lucky Me Pansit Canton. Lamayat ka? Magandu. Yung ano pa to, yung malalaking pack nila. Yung mga malalaki. Ayan. Kasi, tignan natin yung note. Nasaan na yung sa note. Sa munilagay. Ibasa natin. Hawakan mo, Jeng. Hawakan mo para habang pinabasa ko. Ayan. Kaya mo ba? Kaya. Patungod. Kasi malalaman nyo kung bakit sila nagpadala ng Pansit Canton. Mm-hmm. Hi, Michelle D. Your recent daily vlog brought so much joy. Deserve mo ang sarapiness na mas pinalaki. Kaya sharing with you these Lucky Me Pansit Canton Kasalo Packs to add more sarapiness to any moment. XO, your Lucky Me family. Oh! Diba? Thank you so much po, Lucky Me. Napanood nila yung Lucky Me at Kanin vlog natin. So, nagpadala sila ng 1 year supply ng Lucky Me. 1 year na po. Ito, gaya dito karami sa bahay, 1 year na po ito namin uubusin. At ang pinadala pa nila, yung malalaki pa. So, ito na yon. Ito yung sinasabi ko dun sa vlog. Pinag-aawayan namin ni Jeng na, yung malaki ba yung binili mo? So, ito na yon. So, ayan. So, ngayon, siguro kung kami ni Jeng ang kakain, instead na tatlo, magiging dalawa na lang. So, they gave us 4 flavors yung ano. 4 flavors, which is, uunahin na, calamansi flavor. Mm-hmm. Yan. Sweet and spicy. Ay, masarap yan. Masarap din yan. Chili mansi. Ito yung kinain namin. And of course, yung original. Oh, diba? Ito lahat yung, ito lahat, ay, ano pa ba, iba pa? Tama. Oh, so,
apat na flavor. Magpipiesta na po kami sa Pancit Canton dito sa bahay. Thank you so much, Lucky Me, for sending us kasalo pack. Napakalaki yes. ng mga Pancit Canton. Lutuin natin to bukas. Magluto ulit tayo with rice and all that. So, thank you. Happy kami. Salamat po. Kumain lang tayo ng Pancit Canton. Nabigyan pa tayo ng isang karton na Pancit Canton. Ano pang mga pala kainin dyan? Kumain na dyan ng mga kung ano-ano. Anong gagawin mo today pala? Gagawin ko yung damit mo for tomorrow. Hmm? Malapit ang mag-130. Diba? Papaya ka, mangga. Wem, alabi mangga, diba? Da. May mangga, galing sa Ilocos. Kumain ako kanina ng isa. Nagbangga ka ta tayo? Tay bigat, isutkin lang. Nangyay pa naman ngayon, dito yung mangga? Do, Eduardo. Tapos i-ref ko no... Kaya ko tag-mangga everyday. Dahil ada mangga. Ngayon today, agpapaya ng pailang kasi baka mapero di papaya. Okay, let's eat na papaya! Oh my god, this is so healthy. Papaya is so good for your body. Super. Ang dami niyang mga benefits and all. So, let's eat papaya. Alam niyo, sa mga ano, sa mga pag sa mga hotel, ganyan. Pag, yung mga breakfast, buffet, dun sa fruit section, lagi akong nagkahanap ng papaya. Basta papaya. Ano na ba? Friday na ba bukas? Ano? Grabe. Sabado ba yung flight ko? Sunday. Kaya papalo up ko na sa ate ano bukas. Ngamrogyap ng maraming. Well. Daak. Ako naman. Daak ko pa.